So, pagpasok ko po ng school, tinanong po ako ng mga friends ko, "Uy, boyfriend mo ba yan?" Sabi ko nun, "Hindi." "Ah, buti naman." Sabi ko nun. Ano na feel mo nun, Eric? Hindi, nung pinakilala niyo po akong ganun, hindi niya po sinabi pala sa harap ko. Kumbaga, pag umalis na ako, saka siya tatanungin ko, "Sino yung kasama mo?" Sa kanya pala ipapakilalang pinsan. Nalaman ko lang po na pinsan pala yung pakilala niya sa akin. Nung time na nag-break na kami, syempre po, namimiss ko, mahal ko, kakamustahin ko siya dun sa mga classmates niya, sa friends niya. Then chinat ko, tapos ako, "Kumusta na si Andrea?" Ganyan. Sabi nila, "Okay naman, ganito, ganyan. Namimiss ko na siya, nag-break na kasi kami." Tapos, kaya pala gulat no gulat sila na nag-break. "Kayo ba? Eh, pinsan lang yung pakilala niya sa amin tungkol sa'yo. Kuya pa nga ang tawag niya minsan sa'yo," ganyan. Kaya sobra po akong nasaktan na for almost 3 years na ako yung nagpa-aral sa kanya. Umabot din po kasi sa time na yung tatay niya nagkaroon ng sakit, hindi makapag-provide sa kanila, so kailangan niya po mag-stop. Pero dahil mahal ko, sabi ko, "Sige, tutulungan na lang kita. Ako yung magpapaaral sa'yo." Though wala pa naman pong tuition that time doon sa school nila, pero syempre yung pambaon niya po, mga financial needs sa school, ako po yung nagpo-provide. Hanggang sa nung nag-college na po siya, first year, first sem, yun po yung time na hindi na ako ganong nakakapunta sa kanila. Gawa nga rin po na ako pa rin po yung nagpo-provide sa kanya. May tuition na po nun. So medyo kailangan kong kumayod, magtrabaho sa business, ganyan. I-surprise ko po siya nung kasi mansari namin. Hindi ko po alam pagdating ko, ako pala yung masusurprise. Eric, na ano? Pagdating ko doon sa sala nila, magkahawak sila nung kamay nung lalaki. So nahuni mo siyang may ibang lalaki? Hindi ko inaasahan na darating ang araw na ito na magkikita tayong muli. Maraming tanong ang gumugulo sa isip ko gabi-gabi mula nung nagkahiwalay tayo. Kasi hindi naman tayo nagkaroon ng maayos na closure. Palagi kong tinatanong yung sarili ko kung saan ba ako nagkulang. Kung nagkulang nga ba talaga ako, o sadyang hindi ka lang nakontento. Kung minahal mo ba talaga ako, o tinake advantage mo lang yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi naman ako nanunumbat sa mga bagay na binigay at ginawa ko para sa'yo. Dahil ginawa ko yun kasi nga, mahal na mahal kita, at may pangarap ako para sa ating dalawa. Ipinaglaban pa kita sa sarili kong pamilya kahit ayaw nila sa iyo nung una dahil sa agwat nating dalawa. Kaya ngayon, hindi ko lang lubos maisip na sa lahat ng mga bagay na ginawa at sinakripisyo ko para sa iyo, bakit nagawa mo pa din akong ipagpalit at lokohin? Sinuportahan naman kita sa mga pangarap mo, pero ibang tao naman palang pinapangarap mo. Gusto ko lang din magpasalamat sa'yo kasi nakilala kita at naging parte ka ng buhay ko. Hindi man tayo para sa isa't isa, at least masasabi kong naging masaya din naman ako sa'yo. Salamat kasi kahit ganun yung nangyari sa atin, natutuwa ko sa kabila ng mga ginawa mo, kahit anong gawin ko, hindi ko kayang magalit sa'yo kasi gusto pa rin kita. Oo, tama yung dinig mo. Nakakatawa lang na nakakainis kasi kahit sinaktan mo ako ng sobra-sobra, gusto pa din kita, mahal pa rin kita. Sabi nila, kapag nagmahal ka ng pangalawa, piliin mo raw yung pangalawa kasi di ka naman magmamahal ng iba kung mahal mo talaga yung una. Pinanindigan mo ba yung kasabihan na yung kaya siyang pinili mo kaysa sa akin? Ewan.